Hindi pa sumasagot si Rare Mysterio pero meron na kagad siyang kasunod mga tol. So mukhang pako na to tol, mukhang pako sa kabaong tong kanta na to. Hey yo guys, what's up? Welcome back to WreckognyzTV, another episode of song reaction slash review video. Ngayon ay papakinggan natin ang bagong kanta ni CROWNE 1 na Rare in Peace, The End. Okay, so another one from CROWNE 1. Hindi pa sumasagot si Rare Mysterio pero meron na kagad siyang kasunod mga tol. So mukhang pako na to tol, mukhang pako sa kabaong tong kanta na to. Okay, so bago natin umpisahan, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa WreckognyzTV, sa lahat ng mga nanonood, lalong-lalo na sa mga subscribers. At kung di ka pa subscribe, please do subscribe. Malaking bagay sa akin yan as a content creator para tuloy-tuloy lang paggawa natin ng mga ganitong klaseng videos. Okay, so wag na natin patagalin mga tol. Umpisahan na natin, pakinggan natin ang malaman natin ang nilalaman ng kanta ni CROWNE 1 na pinamagatang Rare in Peace, The End. Kaya dyan mga tol. Kunyari na kita marami akong info. Nag-PM sa akin mga tropa mo rin mismo. Tingnan natin kung hanggang saan yan kulit mo. Nagkamali ka pa rin ng mga taong ginis mo. Dapat kasi nga naimik ka na lang. Di yung papampam ko palagi no ba yan. I-dips na daw kita para lang debate. It's yan na nung isang araw, ngayong araw yung premier. Tangin na, ang lupit ng mga baran nito ni CROWNE 1. Tangin na mga tol. Hindi ako fan ng auto-tune mga tol ha, pero mukhang naka-auto-tune yung baran niya dito eh, no? Pero parang pasok eh, no? Parang pasok dun sa style ng banat niya. Kumbaga parang intro siya sa massacre na gagawin niya eh. Although sabi niya pinatay niya, 'di ba, cremate na raw ngayon. So parang intro bago niya tuluyang sunugin. Kumbaga parang ganun. So, ayos yung mga rima niya mga tol, tapos yung parang kumakanta lang siya na nagra-rap. Gusto ko yung mga ganyan mga tol eh. Pero ayoko ng buong kanta. Gusto ko lang yung mga ganyan, parang gusto ko lang na may mga ganyang parte sa isang kanta. Yung parang kumakanta na nagra-rap. Tapos syempre dapat babalat ka pa rin ng talagang technique mo, parang ganun. So yun mga tol, sinabi niya dito na marami raw siyang info kay Rare. Tapos sinabihin niya na mali daw yung mga taong binangga ni Rare Mysterio mga tol. So, sinabihan daw siya ng mga tropa na ilibing na siya o patay na para wala ng debate. Parang ganun. So, yun mga tol, tuloy lang natin. Habang nanonood ako ng chicken rap song, biglang nag-PM sa akin, tiga Eddie Vac Chong. Okay mga tol, so parang medyo may pahaging sa Donggalo Records, no? About dun sa chicken song. Kasi malamang sa malamang ang pinapatungkulan ni CROWNE 1 doon eh yung binansagan na chicken rap song dahil dun sa live performance ni Homerio, di ba? Kasi nga parang hindi maganda yung tunog ng speaker nun eh, yung sa mic. Tapos dahil sa sobrang bilis ng pagrarap ni Homerio eh, parang binabanatan nila na boses manok daw, parang ganun. So, yun mga tol, ang alam ko ito si CROWNE 1 ay kabilang sa kabilang kampo. So, hindi ko alam kung anong kampo, siguro 187. Basta ito ay kabilang sa kampo na parang hindi kasundo ng Donggalo Records. Kasi kung kasundo ng Donggalo Records to mga tol, di naman siya babanat ng ganun. So, tuloy lang natin. At nung mabasa ko na puta ang saklap, nung kayo na mismo yung bumasa para malasap. Boom. Ano yun nakalagay? Nakalagay mga tol, kasi nawala bigla. Eh, tuloy ko lang ha. Puta ang saklap, nung kayo... Okay, ito yun. Oo, di ko sasabihin. Oo, kuy, saha, may bata daw na sinutsupa. Haha, putang ina ba ding? Tago lang, ha, tapos may sumusundo daw sa kanya na lalaki na malaking tao. Tapos binabayadan siya ng 3K para tsupain niya. May nagkwento sa akin, taga dun. Ha, huwag mo sabihin ako nagsabi. Tang ina, chismis to, ha. Tuloy lang natin. Yun na mismo yung bumasa para malasap. Boom! Okay, so ito yung pangalawang screenshot. Huwag mo sabihin ako nagsabi, haha. Oo, pre, usapang lalaki, makakaasa ka. May bata daw dati na chinupa yun eh. Ni-rape niya daw.
Rape Mysterio. Hayari sa kanya. Salamat sa info, tol. Walang anuman, kuis. Kakampi nyo kami. Hindi ko trip yun. Tain ano, nagpapagawa. Nagpagawa tropa ko sa kanya ng beat. Nagbayad. Di niya sinend kupal yun. Yun lang, mga tol. Okay, so, di natin alam kung totoo itong mga sinasabi sa screenshot, mga tol. So, sa ngayon, chismis to. Chismis. Kumbaga, rumor. Kumbaga, parang wala pang ebidensya eh. So, bahala na kayo, mga tol, kung gusto nyo maniwala dito sa pinakitang screenshot ni Crown One sa kanyang video. Parang ang datingan kasi nung usapan, parang chismis eh, para sa akin. Parang chismis yung datingan. Pero yun, pwede nga niyang gawing content dito sa kanta niya. Kaya pinakita niya dito sa video. Tapos, yun yung sablay dun, mga tol, siguro. Kasi may binanggit dito eh. Nagpagawa tropa ko sa kanya ng beat, nagbayad. So, nasa circle ni Rare Mysterio yung nagbibigay ng info kay Crown One. Tangina, mga tol, no, kakalabas lang nung kantang snitch eh, no? Tapos may ganito na namang mga issue. Pero, based on screenshot, mga tol, mukhang may sablay dito si Rare Mysterio kasi nagpagawa daw ng beat eh, tapos hanggang ngayon hindi pa binibigay yung beat eh. So, yun lang, mga tol. Kasi kung nag-usap kayo at may usapan kayo kung kailan nyo dapat gagawin yung transaction nyo, eh, tutupad ka dapat. Kasi kung di ka tutupad, mangyayari talaga yung mga gantong bagay. Pero para sa akin, kung totoong magtropa yon, hindi pa rin dapat mangyari yung mga ganitong bagay. So sumalamang sa malamang, hindi totoong magtropa yon para magkakilala lang or naging magkaibigan lang dahil sa kaibigan, mga ganon, tropa-tropa. Pero ganon pa rin, may hudasan sa kanilang ano, nagaganap, mga tol. So yun, tuloy lang natin. Kaya nung rare dapat Mysterio, mahilig ka rin pala sa mga kuchilyo. Sorry ka, nahanap ko na kilitin mo. Ngayon sabihin mo sa tao na hindi to biro. Pinagtapan niya ang kanyang kabulan, kaya palaging high pitch gulol kasi yan. Putangina, mga tol. Nang nilalaglag ni Crown One si Rare Mysterio, no? Kaya daw naka high pitch si Rare Mysterio kasi bulol daw. So yun, hindi ko pa napapakinggan kung paano mag-rap talaga si Rare Mysterio gamit totoong boses niya, mga tol. So, hindi ko alam kung totoo yung sinasabi ni Crown One na bulol si Rare Mysterio. Pero nung may napanood akong nilabas na video ni Sharnan eh, yung video call nila ni Rare Mysterio, yung parang pinag-uusapan nila yung tungkol sa issue nung live ni Ken Magat. So, hindi na natin tatalakayan yung mga tol. Marami namang mga ibang YouTube channel na tumalakay nun. Pero nakita ko paano magsalita si Rare Mysterio dun. Parang hindi naman bulol. Pero tingnan natin sa pag-rap ng walang high pitch, di ba? Kasi minsan, iba talaga pagka nag-rap na eh. Kumpara sa nagsasalita lang. So, tinuloy lang natin, mga tol. Boses bata, kaya baka hindi mapansin mong mata. Kakahagan mo sa bata ay humaba ang iyong baba. Orong plata, nako bata, ikaw mata. Kuhan sana, kaso baka, di ka maka. Chamba pasa, katutsada. Tangina, ang lupit ng mga ginawang bulletin ni Crown One dun, mga tol, no? Kumbaga parang hindi mo siya pangkaraniwang maririnig sa mga ibang rapper. Siguro sa iba maririnig mo siya sa mabilis na pamamaraan. Pero yung sa kanya parang minamalumanay niya lang, no? Tapos ginamitan niya ng multi na malumanay lang. Ay, naayos to, ayos tong ginagawa ni Crown One. Kumbaga rare in vision title na kanta, tapos medyo rare din yung ginagawa niyang flow dito, mga tol. Balik lang natin ng konti, nagustuhan ko yung banat niya dito, mga tol. Yan. Tuloy lang natin. Ngayon sabihin mo sa tao na hindi to biro. Pinagtapan niya ang kanyang kabulan, kaya palaging high pitch gulol kasi yan. Boses bata, kaya baka hindi mapansin yung mata. Kakahada mo sa bata ay humaba ang iyong baba. Oro plata, nako bata, ikaw mata. Kuhan sana, kaso baka di ka maka. Chamba pasa, katutsada. Nangyay na, mga tol, no? Ang galing talaga nun. Kumbaga, hindi na natin kailangan palawakin pa. Malino naman yung sinabi ni Rare Mysterio doon sa mga para na yun, mga tol. Pero napansin ko lang, sinabi niya doon na humaba daw yung baba, tol. Tapos binabanggit yun yung parang tungkol kay mata, di ba, kay Shay. Eh, di ba mahaba rin baba ni Shay? Touché! Touché lang, mga tol, touché. Okay, so tuloy lang natin.
Parami ng galit sa'yo na naglabasan. Ewan ko kung paano mo matatakasan. Pero yokong magbanggit pa ng pangalan. Alam kong kilala mo na sila kahit di pangalanan. Yan ang papala ng puro tatawal ng sariling imahe. Kaya pala nagmaskara. Buta ta agad yung tira mo. Dehin sa sintado. Sa inyo na yung estilo nyong pangpabo. Walang natutuwa sa pinagagawa nyo. Kaya tap na matutuwa pa mga tao. Kaya pag kami na lang ang hinihintay. Nalintudong na makisig trip palang maging inday. Kaya pala malalim, mahilig sumisig pedophile. Ngayon isa ka na lamang malamig na bangkay. Gustong maghari pero may gusto sa hari. Tanong ko lang tol, ilan ba ang iyong ari? Nagka-atraso ka pa dati sa Makati. Nang istapa ka ng tao na dala daw sa iyong labi. Sayin natin mga tol. Pagdati sa Makati. Tol, ba't ganun hinihimutok ng kagrupo mo sa Manila na parang lumalabas inistapa ko yung payment mo sa recording aid? Di ba ilang beses tayo nagka-problema sa sarili nating schedule? Di ba di naman ako nakapag-record, usapan, babalik mo na lang, winalik mo na ba? Maayos na ang sinabi, ilang beses ako nag-chat sa'yo. Yun nga eh, wala naman problema sa refund. Basta yung usapan na mix, ako pa rin mag-mix nun. Sorry, refund ko sa $500. Bigay mo sa akin GCash details, may refund ko sa'yo tomorrow. Ano tol, bigay mo na. Tapa ka ng tao na dala daw sa iyong labi. August pa ako nag-chat sa'yo kung ibabalik mo tol, di na tayo aabot ng December. Tangina. Malupit. Mukhang estapa nga yan, chong. Tuloy lang natin. Ito yung mga nakalap kong ebidensya. Mas malakas pa to sa iyong nakareserba. Marami pa kung hawak, dapat ay behave ka. Kasi hindi tigasin, ginawa mo lumilame na. Tangay na, marami raw ebidensya si Crown One laban kay Rare Mysterio mga tol. So mukhang di talaga makakasagot si Rare Mysterio. Unless hindi real talk to mga sinasabi ni Crown One. Pero kung real talk to mga tol, wala. Tangay na, mukhang mahihirapan bumawi si Rare Mysterio dito mga tol. Personala na to. Ito na yung rap game talaga tol. Ito na yung rap game ng Donggalo Records. Yung wasakan ng career mga tol. Wasakan ng personalidad. Wasakan ng dignidad. Wasakan ng prinsipyo. Ito yung rap game na ginagawa ng Donggalo Records. Hindi yung mga parang distract lang. Tapos pag nakita sa personal, magkakaibigan naman pala or magkakakilala or di naman talaga totoo magkakaaway. Kumbaga ito yung parang distract na magkaaway sa personal mga tol. Tangay na, tuloy lang natin. Mga tropa mo na mismo ang kalaban mo. Push mo yan para bumaho ko pangalan mo. Ang sabi sa akin dapat ikay pangaralan ko. Kaso napuruhan ka ata sa kasalanan mo. Kaya sa susunod huwag kang marahas. Kasi lisensyado tong gumapas ng pangahas. Baka isipin yung buhay pa siya nung unang palabas. Sinaon ko lamang yung pako sa kabaho. Where in peace. So yun yung sinasabi ko mga tol. Real talk agad. Wala lang arte, real talk agad mga tol. So yun nga yung sinabi ko mga tol nung umpisa, di ba? Hindi pa bumabawi si Rare Mysterio, may kasunod ka agad. So naisip ko kaagad na pako nga sa kabaong itong ginawa ni Crown One. So binanggit niya rin nung pagkatapos ng kanta niya. Tapos sabi niya na wala lang arte-arte, real talk agad. So siguro kaya niya sinabi yun kasi di ba hindi niya masyadong nilagyan ng mga multi. Hindi niya masyadong nilagyan ng mga malalim na bara o mga meta-metapora, di ba? Walang masyadong mga ganun na ginawa si Crown One. Which is, yun yung sinasabi ko dati pa mga tol, pag distract talaga, napaka-effective nun mga tol. Lalo na kung yung mga binabanat mo, talagang mga totoong masasakit. Which is katulad ng mga sinabi niya dito. Kung totoo yung mga sinabi niya dito laban kay Rare Mysterio mga tol, tangan, ang hirap ng bumawi dun, ang hirap ng bumangon dun. Unless, talk shit lang yun, makakabawi pa si Rare Mysterio dun. Pero kung real talk, Rare in peace. Rare in peace, bro. Rare in peace. Kaya yun yung title, Rare in peace. Gets ko na kung bakit Rare in peace. Tangina ang angas ito, Crown One. Saludo sa'yo and shout out kapatid. Ayun, para sa akin, napaka-angas itong diss track na to, mga tol. Ito yung mga diss track talaga na masarap pakinggan, tol. Mga diss track na tumatama talaga yung punchline, mga tol. So yun, kasi diba ang daming mga naglalabasan ng mga ibang diss track na mga
puro mga palamuti lang yung ginagawa sa kanta, puro arte-arte, pero hindi naman tumatama. May mga ganong mga diss track mga tol eh. Siguro ibabalance mo tol, kung gusto mong lagyan ng palamuti yung diss track mo. Ibabalance mo sa punchline mo, tsaka dun sa real talk mo. Yun. So ilang dating sa akin itong kanta mga tol, talagang pako sa kabaong para sa akin. Since napakinggan ko yung kanta ni Rare Mysterio, and then napakinggan ko yung kanta ni Crown One na Rare Mysterio This 2, which is yun yung sinundan itong kanta na to. So kumbaga parang pinatay ni Crown One si Rare Mysterio dun sa Rare Mysterio This 2, and then dito sa Rare in Peace, talagang pinakuha niyo yung kabaong mga tol. Kasi wala eh, hindi pa nakakabangon eh. Hindi pa nakakabawi si Rare Mysterio, sinugundahan niya kagad ng ganito. Tapos puro masasakit na banat pa yung mga binigay ni Crown One dito. Tapos di ba nga sabi ko kung real talk yun. Rare in Peace talaga tol. So hanggang dito na lang mga tol. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanood mula umpisa hanggang sa huli. Kagaya ng dati mga tol, kita-kits tayo sa next video. My name is Wreckognyz. Peace out!